Kumusta mga grade 8 student? Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan kasaysayan ng daigdig araling 13, ang heograpiya ng kabihas ng Mesopotamia at Indus. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa panibagong mga update videos, crash courses, araling panlipunan crash course, at mga crash course videos para sa grade 8 araling panlipunan or mga future aral videos. Maraming salamat! Ngayon ay magsisimula tayo sa ating aralin, ang heograpiya ng kabihas ng Mesopotamia at Indus. Hindi muna natin pag-aaralan ang kasaysayan ng Mesopotamia at Indus. Ang atin munang aalamin ay ang kanilang mga heograpiya. Mahalaga ang mga kabihasan na ito dahil ito ang mga unang kabihasan sa daigdig. Tampok ngayon sa ating aralin ang heograpiya ng Mesopotamia at Indus. Magsimula muna tayo sa kabihas ng Mesopotamia o sa heograpiya ng kabihas ng Mesopotamia. Tandaan na ang Mesopotamia ang itinuturing na kauna-unahan kabihasan sa buong daigdig. Nagsimula ang salitang Greek na meso o pagitan o potamos o ilog. Sa makatuwid, ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Sinasakop at pinananahan ito ng iba't ibang sinaunang pangkat ng tao, kabilang ang mga Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Elamite na nagtangka ring sakupin ang lupaing ito. Isa pa sa dapat nating tandaan tungkol sa heograpiya ng Mesopotamia ay ang nagsimula ito sa malawak na lupain na dinadaluyan ng ilog Tigris at Euphrates, ang kauna-unahang mga lungsod sa daigdig. Matatagpuan ang Mesopotamia sa rehiyon ng Fertile Crescent, isang paarkong matabang lupang lupaing nagsisimula sa Persian Gulf hanggang sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Tandaan din na ang regular na pag-apaw ng ilog, Tigris at Euphrates ay nagdulot ng baha na nag-iiwan ng Baltic or silt. Isa din sa dapat nating tandaan tungkol sa kabihas ng Mesopotamia o heograpiya ng Mesopotamia ay wala itong likas na hangganan kaya mahirap ipagtanggol ang mga lupain. Naiimpluwensyahan din ito ng mga karatig lugar dahil rin sa mga ugnayang pangkalahatan at tunggaliang militar. Tandaan din na isang kaalaman sa heograpiya ng Mesopotamia, sa mga taong 5,500 BCE, daan-daang taon, maliliit na pamayanang sakahan ang matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang Mesopotamia na pinag-uugnay ng malayo at mahahabang rutang pangkalakalan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang heograpiya ng kabihas ng Indus sa Timog Asya. Narito ang mga kaalaman. Tandaan na ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis at sulok. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal at Maldives. Madalas itong tawagin ng mga heograpo na subkontinente ng India dahil inihiwalay ito ng mga kabundukan kaya maituturing itong halos isang hiwalay na kontinente. Mahalaga ding tandaan sa kabihasan sa heograpiya ng kabihasan ng Indus, ang katangian ng kabihasan na ito ay ang mga sumusunod. Matatarik na kabundukan ng Hindus Kush, ang Himalayas at ang Karakuran ang nasa hilaga nito. Samantala, pinalilibutan ito ng Arabian Sea sa kanluran, Indian Sea sa katimugan at Bay of Bengal sa silangan. Tulad ng ibang kontinente, samutsari rin ang wikang ginagamit sa rehiyong ito. Ito ay mahalagang kaalaman sapagkat ito ang nagpapaliwanag sa heograpiya ng Timog Asya. Tandaan ang bahaging ito. Susunod ay tatalakayin natin ang ilan pa sa mga kaalaman tungkol sa Indus, kabihas ng Indus sa Timog Asya.
Tandaan din na bagamat ang rehiyong ito ay inihiwalay ng mga kabundukan sa hilaga, nakakaranas din ito ng mga pagsalakay na at pandarayuhang napapasok ng mga tao sa mga daang tulad ng Khyber Pass sa Hilagang Kanluran. Dala ang kanilang sariling wika at tradisyon na napapayaman sa kulturang India. Ngayon ay, ito rin ay dapat nating tandaan tungkol sa heograpiya o kabias ng Indo sa Timog Asya. Tandaan din na sinasabing mahirap na lubusang mabatid ang sinaunang kasaysayan ng India. Nakahukay nga ang mga arkeologo ng mga kasangkapang ginamit ng mga ninuno, subalit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nauunawaan ng mga scholar ang mga naiwang sistema ng pagsulat na mga sinaunang kabiasna ng India. Ilang dapat nating tandaan din tungkol sa kabiasna ng Indo sa Timog Asya ay ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro sa lambak ng Indus, ang pinakabagong tuklas ng mga sinaunang sentrong kabiasnan sa kasalukuyang panahon. Natagpuan ang mga labi ng lungsod na ito noong 1920. Tandaan din na higit malawak ang lupain ng Indus kung iahambing sa sinaunang Egypt at Mesopotamia. Tandaan din, nasakop nito ang malalaking bahagi ng Hilagang Kanluran ng dating India at ang kinaroroonan ng lupain Pakistan sa kasalukuyan. Ilan pa sa mga dapat tandaan, ang mga lungsod na ito ay nagsimulang humina at bumagsak noong 2 BCE. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit na 1,000 lungsod at pamayanan ang matatagpuan dito, particular na sa rehiyon ng Indus River sa Pakistan. Nagsimula ang kabiasnan sa India sa paligid ng Indus River. Tandaan natin yan. Ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng kapal na yelo at nagmula sa natutunaw na yelo ang tubig na dumadaloy sa Indus River na may habang 2,900 kilometers. Narito rin ang ilan sa dapat nating tandaan tungkol sa heograpiya ng kabias ng Indus sa Timog Asya. Tandaan din na umaabot ng 1,800 milya at bumabagtas sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. Katulad sa Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipunan at estado sa sinaunang India. Sa pagitan ng Hunyo at Setyembre bawat taon, ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pataba sa lupa at nagbibigay daan upang malinang ang lupain. Ilan din sa dapat nating tandaan ay daan-daang pamayanan ang nananahan sa lambak ng Indo sa pagsapit ng 3000 BCE. Karamihan sa mga ito ay maliliit na pamayanang may tanggulan at maaayos na mga kalsada. Nang sumunod na 5 siglo, nagkaroon din ng mga kanal, pang-irigasyon at pang-istrukturang pamipigil sa mga pagbaha, at sa kasalukuyan, isa lamang ang India sa bansa sa Timog Asya. Subalit kung susuriin, ang hilagang bahagi nito ay tahanan at pinag-usbungan ng sinaunang kabiasnan namumukod tangi sa iba. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay lubusan ninyong naintindihan ang ating aralin, ang heograpiya ng kabias ng Mesopotamia at ang heograpiya ng kabias ng Indus. Kung hindi ninyo masyadong nakuha ang ating tinalakay, maaari ninyong panoorin ang video bago ninyo sasagutin ang mga katanungan sa pagkatuto. Narito ang mga katanungan para sa ating refleksyon. Una, ipaliwanag kung saan sinasabi unang umusbong ang kabias ng Mesopotamia at Indus. Pangalawang katanungan, ipaliwanag ang heograpiya ng kabias ng Mesopotamia at Indus. Pangatlo,
bakit nakakaapekto ang mga anyong lupa at tubig ng isang lugar sa pagtataguyod ng kabiasnan. Pang-apat, alin sa kalagayang geographical ng kabiasnan ang may malaking impluensya sa pamumuhay ng mga taong naninirahan dito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Maraming salamat sa pakikinig. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, araling panlipunan crash course at iba pang mga aralin at mga gabay tips, aral tips na inyong mapupulot. Magkita-kita tayo para sa next video, magkita-kita tayo para sa Aralin 14. Maraming salamat!